Ito ang saksi sa Double B! Takdila, Sir Wikang Russo, how are you? Ang sagot naman ni Horacio, I'm fine. Nimpa Rabelo, live. Magandang umaga, Nimpa, Takdila. Magandang umaga din sa iyo, Mike. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Aning good morning, good morning. Baba na din ko pa rin. Dobre utra. Good morning. Hello. Ayan. Saruso yan, saruso, saruso. Oh, pwede Espanyol na lang. Hinuli. Buenos dias, senyora. Yeah, hinuli nila yung mga Chino eh. Ibang-ibang tugon ng mga Ruso, ibang-ibang tugon ng mga Pilipino eh. Pumasok ba naman yung mga Chinong mangingisda sa karagatan ng Russia? Hinuli, ilan yon? Andoy! Amin na yan. Okay, ilan yung hinuli ng mga Ruso? O hindi nakapalad yung mga Chino eh. Tayo, binakura na yung Scarborough Shoal. Binakura na. Magtatatag pa ng isang lunsod ngayon doon sa... Okay, sige di pa. pero wala tayong magawa. Ano ba yung matatapat natin sa kanila? Ang hinuli ng Coast Guard ng Russia, 36 na mangingistang Chino na nahuli nilang illegal daw na nangingista sa kanilang tinatawag na Exclusive Economic Zone, Nimpa. Huli. May mga Exclusive Economic Zone din tayo. Nandun na rin yung mga barko ng China. Mayroon din tayo yung Exclusive Economic Zone. Pinasok ng mga Chino. Ano ang ginawa natin? Binalaan natin. Binabalaan natin. Huwag kayong papasok sa dek. Nasa loob na eh. Meron naman tayong diplomatic protests, Mike. Sabi ng DFA kahapon, 10 na yung mga diplomatic protests na file natin. Kami meeting lang ng mga amo, yung mga leaders ng China doon sa Beijing. Napagkasundo nila, magtatatag sila ng isang lungsod. Doon sa naloko na tayo doon. Sa kabila naman, sa Samales, ano ka mo? Huwag silang manghihimasok. Paano sabi mo, Nimpa? Hello? Binabakura na nila yung panatag shawl. Oo, Scarborough Shoal. Ano ba yan? Mga barrier, okay. Naglagay na daw ng barrier doon. Yan. Natin, nag-file tayo, diplomatic protest, 10 na. Diplomatic protest. Dead sa Russia, walang diplomatic process. Hinuli nila. 36 na mangingisang Chino, kinulong nila. Nakakulong ngayon doon sa Russian Coast Guard. Ayun, naiuwi na nila yung mga nakuha nilang corals dun sa Scarborough Shoal. Ibang-iba. Wala na. Ibang-iba, no? Ibang-iba. Okay, sige. Kaya nga, ano kaya ito? Makasama kaya sa zona nito? Pero mangangarap pa rin tayo. Hindi masama ang mangarap. Libre ang mangarap, Nimpa. Oo naman. Pagdarasal natin na itong bansang ito may pagtanggol ng tama at nasa lugar ng mga nabubuno sa atin at tayong lahat mga Pilipino. Oo. At saka, ang question, Mike, isasama kaya ang isyong ito ni Pangulong Ninoy sa kanyang zona? Abangan na lang natin sa Lunes. Meron tayong special live coverage dyan sa Lunes. Sa Lunes. Yes. Ano, Nimpa? Oo. At meantime, yung mga senador naman, meron na rin silang inaasahan, Mike, na ipagmamalaki ni Pangulong Ninoy sa kanyang State of the Nation address sa Lunes. Kaya Senator Ping Lacson, nakaalyado ng Pangulo, ang kanyang sinasabi, maaaring ipagyabang ni Pangulong Ninoy sa kanyang zona bilang major accomplishments ang reforma sa industriya ng pagmimina at ang pagreforma sa sangay ng hudikatura. Sa pagmimina, tinukoy ni Lacson na inisyo ni Pangulong Ninoy ang executive order na naglalayo na gawing mas malaki ang pakinabang o share ng gobyerno mula sa pagmimina na ginagawa ng mga privado at dayuhang kumpanya. Matagal na panahon umanong nagpasasa ang mga mining company sa bilyong-bilyong pisong kita mula sa pag-exploit ng likas na yaman ng bansa, pero 2% lamang ang naipataw sa kanilang excise tax. Sa kabilang dako, may pagmamalaki naman umano ni Pinoy ang pagpapatalsik kay dating Chief Justice Renato Corona. Ani Lacson, ang kauna-unahan sa kasaysayan na pagpapatalsik sa isang punong maestrado ay nagsisilbing leksyon at babala sa mga hukom at maestrado na maaari rin silang mapatalsik kagaya ni Corona kapag may ginawang katiwalian. Sa bukod namang panayam, sinabi ni Senator Franklin Drilon, kakaalyado rin ng Pangulo, na ang good governance at pagbabalik ng tiwala sa gobyerno ang isa sa may pagmamalaking accomplishments ni Pinoy. Bukod naman sa ipagyayabang na accomplishments, ang gustong madinig ng mga pro-RH senators na sina Senators Miram Sanchago at Pia Cayetano ay hingi ni Pangulong Ninoy sa kanyang zona ang pagsasabatas ng RHDL. Ayon sa puso ni Paravel, ni Jenny Superadio, ni